Hey guys, welcome back to my YouTube channel and TikTok. Kung saan nyo to napapanood ngayon. I just want to share to you guys this application which is the PlayStation Portable PPS SPP. Yan. So, ito yung emulator for PlayStation Portable which is alam naman siguro to ng marami. And today guys is I share sa inyo yung reason bakit hindi ako mahilig maglaro ng emulator sa cellphone ko. Anyway guys, this is my own, actually dalawa yung phone ko, yung ginagamit ko sa pang vlog, yung pang record ko, itong iPhone 10, tapos itong Xiaomi 12T ko. Ito yung daily driver ko for social media, business related, yun lang naman yung gamit na ito, camera, video, ganyan din. So ngayon guys, actually until now, ang daming tao nagtatanong kung bakit kailangan pang i-relieve o sabihin na natin buhayin itong PlayStation Portable, ito, original unit, kung meron naman tayong emulators available sa Android device. And most especially yung mga Android device ngayon is mga malalakas na sila. So, very capable na of emulating AAA games. So, sabihin na natin mga ano, mga games dati na hindi na kayang i-emulate ng Android. Doon muna tayo sa pros. So, pros nito guys is free. So, punta ka lang ng Google Play Store. Punta ka ng Play Store, download mo lang yung application. Ayan, Google Play Store, download mo lang yung PSP. Ayan, PPS SPP. PSP Emulator, free lang yan. Pwede ka na maglaro. Pangalawa, handy siya. In a way na kahit sa device mo, pwede ka maglaro ng games without buying anything. Hindi mo na kailangan magbayad, bumili pa ng isa pang handheld. So, nandito na rin sa device mo yung tawag dito yung game o yung emulator. And then, syempre, yung isa sa pro nito, malalaro mo lahat ng games na gusto mo. Na gusto mo, di ba? So, basta mayroon ka ng ISO file nun, malalaro mo yung mga gusto mo. So, kahit nasaan ka, kung medyo bored ka, yan, malalaro mo yung mga games na gusto mong laro. And using this emulator. Yan, kung gusto mong balikan yung mga games mo sa PlayStation Portable pero wala ka namang PSP dahil sira na at wala ka namang mahanap, ito yung best option mo, gumamit ng emulator sa cellphone mo. Ano naman yung cons? Ano yung cons? Ibig sabihin yung hindi ko gusto. Una guys, medyo sa hindi techy, hindi masyadong makalikot sa phone, medyo confusing mag-setup nito. Ngayon, nakikita nyo may Tekken 6 to kasi nilagay ko na. Pero pag nag-download kayo ng PSP emulator sa Play Store, wala pang kasamang game yun. So, kailangan mo pang mag-download ng mga games, maghanap kung saan pwede mag-download. Tapos, kailangan mo pang i-configure dito sa phone mo yung pinaglalagyan ng mga games mo. Once hindi mo yun magawa, hindi mo magagamit yung emulator mo. Secondly, kung yung phone mo is luma na, medyo mahina na, hindi niya kayang i-run yung emulator ng mas smooth. Magiging ano yung emulator nyo guys, lagi siya nag-i-stutter siya, so kailangan mo pang laruin yung settings. Ito sa settings guys, papakita ko sa inyo ang dami yung mga options na very confusing sa mga hindi naman techie na tao. Kagaya nyan, anong matatakot kayang pakialaman kasi syempre baka magkamali ka ng pindot at magloko lalo yung ginagawa mo. So ang gagawin mo, mag-search ka sa YouTube, kakopya ka ng mga configurations and so on and ganyan. At yun ay napaka-hassle. Kung ikaw ay busy na tao, gusto mo lang maglaro ng mga old games, so tapos kailangan mo pa dumaan sa ganyang karaming proseso, I think hindi na siya worth it gawin. Diba? So, isa yun sa... Talaga naman, ako nga medyo techie na ako na tao, naaalibad ba rin pa rin ako sa mga pagkakalikalikot ng mga ganito. Sumunod na cons is, tawag dito, abala siya. When I say abala, halimbawa itong cellphone ko, dahil nga ito ay business related, ginagamit ko sa business. Usually, yung mga nag-PPM sa akin sa page, Simple Techie, ay dito nag-PPM at dito rin tumatawag sa phone na to. Time to time, hindi nawawalan to ng mga notifications, hindi nawawalan ng mga tumatawag at nagtatanong sa akin sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook page. So, napakahirap nun. Ngayon, kung naglalaro ka, tapos may at maya may tumatawag sa'yo, masyadong hassle yun. Sobrang hassle nun. Unlike pag meron kang separate, halimbawa naglalaro ka, may tumawag sa'yo. So, post mo lang, pwede mong ilapag yan. Pwede mong sagutin yung tawag mo na gano'n lang kadali.
So, yun sa isa sa mga cons. So, abala siya sa yung main device. Unless, meron kang extra device. Eh, parang ganun din. Kung mag-extra device ka, ba't hindi ka nalang kumuha ng isang device na dedicated lang sa paglalaro. Another cons nga pala, guys, ng emulator sa palagay ko lang, ha. Hindi mo makukuha yung experience na kagaya pag naglalaro ka sa actual PlayStation Portable o sa actual handheld, kahit ano man yan. So, hindi mo makukuha yung feeling ng trigger, button, yan. Hindi mo makukuha yung feeling ng D-pad, physical feeling ng D-pad, ng mga buttons dito. Hindi mo rin ma-feel yung na lumalaban o lumalaro itong ano mo, analog mo. So, lahat yun, hindi mo mararamdaman pag gumamit ka ng emulator. At isa pa dito, guys, yung controls niya, mahirap. Lalo na pag gagalaro ka ng competitive, ang mangyayari, guys, dahil nga touchscreen siya, mas malaki yung chance na sumablay yung pindot mo. Dahil nakapokus ka sa game, kailangan mo pang tumingin kung tama ba yung tinatap mo touchscreen. Dahil wala nga siyang physical button. So, kagaya nito may physical button, hindi mo na kailangan tumingin sa buttons, lalo na kung kabisado mo na to at naglalaro ka ng competitive games na kailangan yung accurate yung pagpindot mo. Talagang mas maganda kung sa gagamitin mo siya sa talagang original handheld yung may pindutan. So, ang isang workaround yan, guys, is gumamit ng controller. So, marami namang mga available controller ngayon. May medyo mura, mayroong sobrang mahal. So, yun nga, wala na rin yung essence nun. Kung mag-emulator ka, tapos gagamitan mo rin ng controller, eh bakit hindi ka nalang gumamit ng original na handheld na mas mura pa? Mabibili mo naman ng mas mura na ngayon. At ang isa pa sa problema pag meron kang controller, siset mo na naman yun. Kukunik mo sa Bluetooth, i-pair mo, imamapping mo pa. So, guys, napakatagal at napakahabang proseso. So, napaka-hassle nun. Para sa akin, napaka-hassle. Ewan ko sa iba, kung masipag kayong mag-setup-setup, ganyan. Pero sa akin, para sa akin na, malaga kasi ang time sa akin. So, napaka-hassle nun para sa akin. Gusto ko, pag maglalaro ko ng game, bubuksan ko lang, piplay ko lang, makakapaglaro na ako. Wala na akong masyado pang gagawin pa. So, yun ang isa pa sa mga cons ng emulator sa device. So, may pros and cons. Depende na lang yun sa ano nyo, sa user. Depende na lang sa user. Meron sa iba, mas gusto nila. Meron naman sa iba na mas ayaw nila. Pero, sa palagay ko, sa mga owner ng PSP, yung mga talagang legit na mga gamers before, mga rich kid dati na talagang unang nakahawak ng mga PlayStation Portable, siguro we all agree na iba pa rin yung experience na laruin mo yung laro dito sa original handheld kumpara sa emulators. Ito, bigyan ko kayo ng clue, ha. Kung ang emulator is patok, bakit hindi ito sikat? Hindi siya ganun kasikat yung community ng emulators. Oo, maraming nag-emulator pero madilis lang silang nagsasawa at tinatamad gawin. At tinan nyo, guys, bakit sumikat ang Unburnic at saka yung mga Odin at saka retro, tawag dito, yung mga retro console ngayon na labas sa China, 'di ba? Saka meron pa tayong mga tawag dito, meron tayong mga Steam Deck, meron tayong mga gaming handheld console na malalakas ngayon. 'Di ba? Kung kaya naman ni emulator kahit yung mga old games before, bakit naglalabas pa yung mga kumpanya ng mga handheld device dedicated sa paglalaro lang? 'Yon. So alam niyo na siguro yung sagot kasi hindi talaga masyadong pumatok yung emulator sa cellphone. Hindi lahat talaga nagustuhan yung ganong uri ng paglalaro kasi hindi mo talaga siya mamamatch sa pag naglalaro ka sa console na meron kang gamit na controller. No? So, yun yung aking palagay. Ha? Kaya, yung Unburnic, sikat. Sikat din yung mga Steam Deck. Ganyan. Dahil nga, mas gusto ng tao yung meron silang sariling pang-game. So, kahit yung mga gaming phone, hindi rin masyadong tumagal. Pansin nyo ba? Naglabas yung Black Shark, naglabas yung Asus, pero napatok ba yon? Una, mahal. Pangalawa, hindi rin lahat gusto dahil masyado siyang hindi formal yung phone, hindi siya masyadong disente. Unlike sa mga phone na ganito, di ba? Mas gusto ng tao yung medyo classic lang yung phone nila. Lalo na ngayon, uso yung ano lang, aesthetic lang, di ba? Mga simple lang yung mga bagay-bagay. So, hindi na talaga uso yung masyadong rugged na phone.
Kaya yung mga gaming phone, bukod sa mahirap siya bilhin dahil mahal, hindi rin siya masyadong appealing sa mata. Kaya hindi siya masyadong sumikat. Buti na nga yung Red Magic, gumagawa sila ng mga gaming phone na maganda itsura, simple lang, pero hindi rin masyadong ganun pumutok. Bakit guys? Kasi nga, kahit sabi mong gaming phone yun, ang phone naman kasi yung main purpose niyan is para gamitin mo siya sa communication, hindi naman talaga para maglaro lang. Okay guys, so yun ang palagay ko guys ko. So kung ang purpose mo sa phone mo is maglaro ng mga retro games, tapos yung mga old games like PlayStation 1, PlayStation Portable, palagay ko mas better idea pa rin na gumamit nitong mga old handheld dahil very capable pa rin naman sila. At actually, yung mga platform games na yun, mga games na yun guys, is especially made for this platform. Kaya kayang-kaya nilang i-run yung mga laro ng smooth. So, mas minsan nga mas maganda pa kaysa kahit gaano kalakas yung phone mo, mas maganda pa rin yung experience dito, yung performance dito sa PlayStation Portable. So, yun lang guys. So, sa mga naka-emulators, hindi ko naman intention na sirain yung trip ninyo. No? So, kanya-kanya naman trip kasi yan. Kung gusto nyo talaga yan, edi okay, diba? Doon nyo na-enjoy yan. Eh. Pero, sa akin lang palagay lang guys, no? Dahil ako talaga, hindi ako mahilig sa gaming sa touchscreen. Mas trip ko talaga maglaro, kung hindi sa PC ko, sa mga handheld. Yung gusto ko talaga may pindutan na yun. Nakakaumay yung touchscreen kasi ang hirap talaga gamitin. So yun guys, thanks for watching this video. Medyo mahaba na to. Pero sana na bigay ko sa inyo yung point ko. God bless.